Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Ngayon po ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli pong hinihilingin ko ang bawat isa na tayo po'y magsitindig. Basahin po natin ang Psalm 23 verses 1 to 6. Okay, this time gusto kong sumabay sa akin ang mga lalaki and then sasagot po ang mga babae hanggang sa verse 6. Psalm 23 verses 1 to 6. Okay, amen. Ready? Start. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For You are with me, Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Together, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sapagkat ang inyong salita ay bukas sa aming harapan upang ito'y aming pagbulay-bulayan, pag-aralan, at pakinggan ang inyo po, Panginoong, sasabihin sa amin ngayon pong umaga. Sa patuloy namin pag-aaral ng inyo pong mga pangalan, dalayan ko po, Panginoon, na sa pamamagitan nito ay mas lumalim pa at lumawak ang aming pagtitiwala, Panginoon, sa inyo. Kaya, Panginoon, hinihiling ko po ang inyo pong pagsama at pagtuturo sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po kayo. Nagsimula na po ang Exodus. Anong ibig sabihin ng Exodus? Yung pag-uwi, ano? Pagbiyahe ng mga bawat isa ng mga kababayan natin, ano, pauwing probinsya. Dahil next week nga po ay mahal na araw na. At nag-start itong pagbibiyaheng ito simula pa kahapon, ano, Sabado, no? Marami nang nag-leave, no? Marami nang nag-alisan. No, sana pag-uwi namin sa Miyerkules ay nakauwi na lahat sila, no, para hindi na kami pipila. Alam niyo po, speaking of pag-alis. Alam niyo po ba na naalarma ang DOH, ang Department of Health, dahil sa maraming mga nurses ang umaalis sa Pilipinas. Ano po? At bagamat talagang sinisikap nila na mag-aral for 4 years, pero may mga in-interview, no? Sabi nila, 82% daw po ng nag-aaral ngayon ng nursing, ang nasa isip nila ay mag-abroad. Okay? Sabi nung isang in-interview, kaya ako nag-aaral kasi nung bata pa ako, pangarap ko na maging nurse sa abroad. Okay? Sabi naman nung isang in-interview, kaya ako nagde-nursing kasi sabi ng nanay ko, mag-nursing ako kasi yun ang ano ngayon, in demand, sa abroad. Di ba? Sabi naman nung isa, ayoko mag-nurse. Kaya lang wala akong choice. Mahirap ang buhay namin. Sabi ng mga kamag-anak ko na nasa abroad, mag-nursing daw ako kasi kukunin ako pagkatapos. Di ba? So, naalarma po ang DOH na ang dami pong nag-aalisan. In fact, noong 2020, ano, nagkaroon ng deployment cap, no, parang limit ng papaalisin. 6,000 lang daw na nurses dapat ang umalis noong 2020. Pero alam niyo pa kung gaano karami ang umalis noong 2020? 6,000. No? Tapos noong 2021, itinaas nila yung deployment cap. No, ginawa nilang 7,000 kasi hindi mapigilan eh. Pero alam niyo po ba nung ang umalis nung 2021 ay 10,000 nurses. 'Di ba? Ang dami. And then noong 2022, last year ay 9,000. So hindi nasunod itong deployment cap na ito. At sino nga ba ang hindi mag-iisip umalis? Lalo na nung this year may dumating na taga Manitoba, Canada. At ang kanilang offer, no? Nag-recruit sila sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang offer nila is 200,000 a month.
na sweldo. Compared sa sweldo ng nurse ngayon, no? Local nurse, government nurse na 30 to 40,000. 'Yun ay public nurse o kumbaga ay government nurse. Pero sa public yata ang nakalagay according sa data ay 14,000 lang. So sino ang ano hindi mag-iisip eh ang ganda pa ng lugar nung pupunta nila. Ang US matagal na silang nangunguha ng nurse dito sa atin at ayon nga sa research ang Pilipinas daw ang pinakamaraming magpadala ng nurse sa buong mundo. Okay? Ano kaya magiging problema natin pagka nag-alisa na ang mga nurses dito sa Pilipinas? O kaya may kakaunti na lang. Wala nang mag-aalaga sa atin, ano? Meron yung isang hospital nagsabi, marami kaming beds. No? Kaya lang hindi namin magamit kasi kulang ang nurses, no? Kulang ang mag-aalaga, no? At alam po ninyo sa panahon natin ngayon, para maalagaan ka talaga ng nurse, kailangan marami kang pera, 'di ba? Kailangan lalo na pag matindi ang sakit mo, kailangan na may pambayad ka talaga ng malaki na hindi sila mag-iisip na lumipat no, o pumunta sa ibang bansa. Eh what if kung wala kang pera? Sabi nila nung COVID daw, nung lockdown, no, nung 2020-2021, ang dahilan, isa sa mga dahilan daw kung bakit maraming mga namamatay na pasyente ng COVID ay hindi lang dahil sa kulang ang facility, hindi lang sa dahil sa kulang ang mga gamot. But one of the main reasons is walang nurse or kulang ang nurse. Yung iba napabayaan na doon sa tabi, no, walang nag-aasikaso, no? Yung iba ay sa sasakyan na ano, inabot, no? Kasi walang mag-asikaso, walang mag-alaga. Nakakalungkot ano, pagdating po sa atin pong kalusugan, very limited ang mag-aalaga. At napakahirap pagka nagkasakit ka, nagkaroon ka ng karamdaman, tapos walang mag-aalaga sa iyo, walang mag-aasikaso sa atin. At alam nyo, hindi lang physical sickness ang meron tayo. Nagkakaroon din tayo ng problema sa ating mental health, sa ating emotional health. Kung wala tayong malalapitan, mahihingan ng tulong, no? Nakakalungkot, no? At saka, yun nga, para makalapit ka, para mabigyan ka ng kahit pa paano ay maayos na treatment, you need to pay. At kung gusto mo ng first class service, you need to pay more. Diba? Ngayong umaga mga kapatid, si Haring David, he discovered a person, no, na hindi mo kailangan ng pera. Ano? Hindi mo kailangan ng mataas na posisyon para asikasuhin ka. At ang pag-aasikaso ng person na ito is higher than the first class. Di ba? Ito ang na-discover ni King David. At ito yung gusto na ipaalam ni Haring David dun sa makakabasa nitong Psalm 23. No? That I have found a person, no, who can take care of me. Kahit anong problema ko, kahit gano'ng katindi ang karamdaman ko, kahit gano'ng kahirap itong pinagdadaanan ko, this person can give me a higher treatment, no? Higher kind of treatment, no? Than anybody else. And that is the Lord. Ngayong umaga mga kapatid, nais ko pong pag-aralan natin ang panglimang pangalan ng Panginoon. Na kung saan makita po natin, no, na pagka nakita natin ito, katulad ng na-experience ni Haring David, no, tayo po ay magkakaroon ng kaaliwan, kalakasan, no, sa atin pong buhay. Because somebody will take care of us. Why? Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga, Jehovah Ra. No, yan po ang pronunciation ng Ra, hindi Ra-a, Ra. God, our personal shepherd. No? Ang Panginoon, ang ating personal na pastol.
Okay? For the past four Sundays, pinag-usapan natin yung apat na pangalan ng Panginoon. Jehovah Jireh, God our provider. Jehovah Rapha, God our physician. Jehovah Nisi, God our protector. And last week, we studied Jehovah Shalom, God our peace. At ngayong Sunday na ito, Jehovah Ra, God our personal shepherd. Bakit ko sinabing personal? No? May hindi God our shepherd lang. Okay? Kung inyo babalikan itong Psalm 23, pansin ninyo yung mga pronouns na ginamit dyan, no? Ni King David. Ang sabi niyan, the Lord is my shepherd. No? I shall not want. And then kung babasahin natin yung mga sunod hanggang verse 6, no? He restores me, no? He guides me. Okay? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So anong ibig pong sabihin? Pinapakita po dito sa mga talatang ito his personal relationship with the shepherd. Okay? Relationship na ito ay exclusive. No. Na kung ikaw sa umagang ito, kailangan mo ng mag-aalaga sa iyo. No. You can experience Jehovah. No. You can experience the Lord God being your personal shepherd. Okay? Hindi niya sasabihin na saglit lang, meron pa akong ginagawa dito. Ha? Hindi niya pwedeng sabihin na pwede bang magpahinga muna ako? No. O hindi siya pwedeng magsabi na magbabakasyon muna ako. No. Sa iba muna kayo pumunta. No. No. Kung babasahin po natin itong chapter na ito, makikita po natin na ang Panginoon ay aalagaan tayo 24/7 in our lives, no. At kaya niyang ayusin lahat ng klase na atin pong magiging problema. Why? Because He is our personal shepherd. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin nga ng Jehovah? The existing one, the one true God. And Ra, ang ibig sabihin daw po nito ay a friend, a companion, one who tends, feeds, and protects his flock. Yun ang ibig sabihin ng Ra. At natutuwa ako dito sa meaning nito, ano? Itong a friend and a companion. Alam nyo mga kapatid, if you want to be a friend, minsan kasi hindi natin alam, paano ba maging friend? No? Ito daw ang dapat natin gawin. We need to tend, feed, protect. No? Ito ang function ng isang friend. No? Minsan kasi gusto natin mapagkaibigan para may makuha tayo. Diba? Pero pagka wala na tayong nakukuha, bye. Babay na. Pero ang Panginoon, bakit siya nakikipagkaibigan sa atin? To give us something. To take care of us. Okay? So, sa inyong mga kaibigan sa umagang ito, ano o paano kayo o paano nyo pinapakita yung inyong friendship? No? Paano nyo minimaintain ang inyong pagiging magkaibigan? Ang Panginoon, no, ang sabi niya dito, ang kahulugan ng Ra, no, ay one who tends, feeds, and protects his flock. Kaya, pagka pinagsama-sama natin ito, no, the Lord is our personal shepherd. The Lord is our shepherd. Siya ang iyong pastol. Siya ang aking pastol. Diba? Salamat sa Panginoon dahil may pastol tayo na ganito. No? Na pwede nating yun niya angkinin. No? Sarilinin. Na hindi mababawasan ang kanyang blessing kung sasarili natin siya. No? Kung yung 7 million o 7 billion people na nabubuhay dito sa mundong ito ay angkinin ang Panginoon as their shepherd personally, pare-pareho, no, ng kapangyarihan, ng intensity ang ma-experience nila. Why? Because He is God. Because He is Jehovah. Okay? At salamat sa Panginoon, if we will trust the Lord, no, we will experience Jehovah Ra. Okay? Ano nga ang ating ultimate goal? Ang sabi sa Psalm 9 verse 10, those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those
who seek you. Okay? To put in words, ang ating ultimate goal, bakit natin pinag-aaralan naman pangalan ng Panginoon? To trust the Lord 100% as long as we live. Ano? So, ang tanong ko po sa bawat isa, sa limang linggo natin pong pag-aaral tungkol sa pangalan ng Panginoon, no, kumusta ang ating pagtitiwala sa Kanya? Ilang percent ang pagtitiwala natin noon tayo nag-start na pag-aralan ito? No? At i-compare po natin ngayong oras na ito. No? Kung tayo nag-start marahil 10% or 20% or maybe 50%, nasa ang porsyento na po tayo ngayong umagang ito? My prayer this morning is after we studied these names, no, madagdagan po, no, we are better, no, sa ating pong pag-alis kaysa nang tayo po ay dumating kaninang umaga. Okay? So ito po ang goal natin, to trust the Lord 100% as long as we live. Ang sabi po dito sa Psalm 23 verses 1 to 6, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ito po ay sinulat ni Haring David, sabi ng mga Bible scholars, nung siya ay matanda na. Siya ay nagre-reflect, no? Marahil doon sa kanyang kaharian, no? Hindi, tapos na siya makipaglaban, no? Kasi matanda na siya, no? Malalaki na ang kanyang mga anak. At nagre-reflect siya, parang, ano ba ang ginawa sa akin ng Panginoon all these years? At ito ang kanyang conclusion. "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Panginoon ang aking naging pastol. Wala na akong hahanapin pa. Napakagandang ano, no? Conclusion, no? Reflection, no? Pagka tayo ay may edad na, no? Makita natin na ang Panginoon, inalagaan niya tayo. Ano? In fact, gusto ko pong pansinin niyo itong "the Lord is", no? Is it, this is present tense, no? Itong verb nito. So ang ibig sabihin po dito ni King David, "The Lord is still my shepherd until now." Kahit matanda na ako, kahit wala na akong gera na involvement, no. "The Lord is still taking care of me." At ganun din po ang gusto niyang ipaalam sa bawat isa sa atin. Kahit anong edad natin, tayo man ay sanggol, no, tayo man ay teenager, tayo man ay estudyante, tapos na mag-aral, tayo man ay nagtatrabaho, no, tayo man ay may edad na, God will take care of us. No, we will experience first class, no, or more than first class, no, ng pag-aalaga. Dahil ang Panginoon ang ating pong pastol. Okay? So, yun nga po, gusto kong makita natin na this is a reflection from King David. So, pagka ang Panginoon ang iyong personal shepherd, meron kang lima na mararanasan. Alam nyo po, dapat limang mensahe ito, no? Limang tigi-isang oras ito. Itong five experiences ito. Pero sana masabi ko ito ng maikli lang ngayong, ano, ngayong umagang ito. Maikli na kumpleto. Okay? So, may lima kang mararanasan, no? May lima na ipaparanas sa iyo ang Panginoon when He is your personal shepherd. Okay, ang una, He will make you experience rest, no? Ang sabi dito, "He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters." Alam niyo po, lagi pong inihahantulad ang mga tagasunod ng Panginoon sa Kanya sa isang tupa, sa isang ship, no? At ang relationship ng Diyos at saka ng mga sumusunod sa Kanya ay shepherd and sheep. Ang Panginoon ang shepherd, tayo po ang sheep. At alam po ninyo, ang context nito ay yung shepherd and sheep sa Israel. At si King David po, bago siya naging hari, nung siya po ay bata pa, siya ay naging pastol. So, inihantulad niya ang kanilang relationship, ang pag-aalaga sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng siya ang Panginoon ang shepherd, tapos siya ang tupa. Okay?
At alam nyo, ang madalas na ginagawa po ng pastol sa kanyang tupa, inihahanap niya ng maberdeng mga damuhan. Sapagkat ang mga tupa po, no, lagi silang kumakain ng damo. No? Kung gusto mong may pakinabangan ka sa tupa, pakainin mo lagi ng damo. Kaya lang, sa Israel po, no, ay mainit dun sa lugar na yun. At seasonal lang ang damo. Kaya kailangan maghanap ng shepherd. It is not the responsibility of the sheep to find a green pastures. It is the shepherd. Okay? At pagka nakakita na sila ng damo, no, ang una na gagawin po ng shepherd, yung papakainin muna, and then he will let the sheep lie down. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat pagod na pagod silang maghanap ng damo. So, pakakainin muna and then you lie down. Rest muna kayo. Okay? And then after that, he leads me beside the still waters. Okay, hindi po dadalhin ng shepherd ang mga tupa sa ilog na malakas ang current. Okay? Dinadala po ng pastol ang sheep doon sa mga pond, ano, yung walang, hindi masyadong malakas ang ano, ang current, no, ang agos. Kasi po ang legs ng mga sheep ay mahihina, no. At ang mga sheep basta't maligaw yan, no, mawala sa linya, ano, o sa grupo. Hindi na niyan alam kung paano babalik. No. Kaya doon dinadala ng shepherd ang mga sheep doon sa still waters lang para makainom sila ng maayos. Para hindi sila ma-stress, hindi po sila magpanik. At mga kapatid, ganito daw ang gagawin sa atin ng Panginoon, no? Ang Panginoon ang bahala sa ating mga pangangailangan. Alam niyo po ba ang mga nakaka-stress na bagay sa buhay natin? No? Ako po, nung ako po ay nag-volunteer sa isang Christian organization. So, ang assignment ko ay magre-raise ako ng support. Support ko. No? And at the same time, magre-reach out ako sa mga estudyante, mag-share ako ng gospel sa mga estudyante. At alam niyo po, napaka-stressful sa akin yung magre-raise ka ng support and then at the same time, mag-share ka ng gospel sa mga students. No? Para bang mas gusto ko yung mag-share ako ng gospel, tapos pag-uwi ko, may food na ako, no? Meron ng akong may magluluto na, no? Meron akong kaysa yung mag-share ka ng gospel, tapos pag-uwi mo, isip mo, paano kaya ako kakain ito? Hanap muna ako ng pagkain. Ano kaya ang aking ano? Ano kaya ang aking tanghalian? Ano kaya ang aking hapunan? Nakaka-stress 'yon. 'Di ba? Kaya minsan kung ano-ano na lang mga pinagkakakain natin, no? Minsan, yung mga bawal ang ating mga kinakain. Yung mga mabibilis, yung mga instant, 'di ba? Yung mga sa mga food chains na lang. Ano mangyayari pag ganoon? Magkakasakit ka lalo. Nakaka-stress. Pero kung may isang tao na gagawa nun for you, no? Okay, welcome. Kung may isang tao na gagawa nun for you, 'di ba? Mas ano ka, mas ganado ka na gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Mas matatapos mo, mas restful ka, no? Pagkatapos, mas fulfilled ka. Kasi natapos mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At yung ibang mga bagay na kailangan mo, iba na ang gumagawa. Hindi ko ito na-experience, no? Pero yung ibang mga estudyante dito, di ba tuwang-tuwa pag dumarating ang parents? Di ba? Majority, siguro. Natutuwa ang ano, mga estudyante. No? Siguro naman natutuwa sila, hindi lang nila pinapahalata. No? Pero, ang isa sa naiinggit ako, no? Pagka dumadating ang parents, may nagluluto, no? May nag-aayos ng bahay, no? May nagtitiklop ng mga damit na nagkalat, no? Yung mga pagising mo sa umaga, may breakfast na. Di ba? So, pagka ganun, di ba, parang ganado ka na mag-aral. Kasi yun lang ang focus mo.
Napaka-restful pagka ganun. Bakit? Sapagkat meron kang meron tumutulong sa iyo, may nag-aalaga sa iyo. And that's what God is doing to us. No. When the Lord is your personal shepherd, you will experience real rest in your life. No? Kasi yung mga bagay na importante pero hindi mo na kayang gawin, gagawin yun ng Panginoon. No? Alam niyo po kung bakit ba tayo nagsusumikap magtrabaho? No? Kung bakit tayo nagsusumikap na magpakabait, magpakabuti? Sapagkat we are hoping, no? We are hoping that by doing that, the Lord will accept us. No? Yung dahil ngayon ay ano no, mahal na araw na, may isang taga Pampanga, ewan kong napanood nyo to. I think 30 plus times na siyang nagpapako sa krus. Pero dahil sa pandemic, no? 2 years siyang hindi ano, hindi pinayagan. Pero dahil ngayon ay pwede na, magpapako siya ulit. At alam niyo kung anong ang tanong kung bakit niya gagawin 'yon? Dahil panata niya, no, para mabawasan ang kanyang kasalanan. Pero kung titingnan natin sa Bible, hindi sa pamamagitan ng pagpipinitensya ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Kasi tapos na 'yung ganung gawain, ano? Hindi mo na kailangan gawin 'yon. What you need to do is to accept the Lord Jesus, no? To accept His sacrifice. And through that, the Lord will forgive our sins. Okay? At ganito po ang gusto kong makita rin natin, no? Ang pagpapako sa krus, mga kapatid, kaya ang Panginoon ay nagpapako sa krus to save others. Not for Himself. Diba? Pero yung mga pagpapako ngayon, paano? May narinig ba kayo na magpapapako ako ngayon para patawarin ng Diyos ang bayan namin? O kaya, para patawarin ng Panginoon ang buong Pilipinas. Walang ganon, di ba? Madalas, ang pagpinitensya, pag tinanong mo sila, bakit mo ginagawa yan? Para mabawasan ang kasalanan ko. Kaya, mas maigi, mga kapatid, no? Kung titingnan natin in the light of God's Word, hindi na natin dapat gawin yun. At kung sakaling ganun, ano, ang paraan natin na iniisip para patawarin tayo ng Diyos, di ba ang hirap nun? Nakakapagod yun? Tayo bang lahat gusto natin magpapako sa krus? Di ba? At yung nagpapapakong yun, kailangan na ano, nasanitize yung pako. Hindi pwedeng basta na lang kung saan mo kukunin. Di ba? At hindi ko alam kung may medics doon ano habang siya ay pero yung pagpapako ng Panginoong Jesucristo walang tetano na iniisip, walang first aid, no, walang ambulance na nakaabang. At yun nga, the main purpose is to save others, not himself. Kaya mga kapatid, when the Lord is our personal shepherd, you will experience peace. You will experience rest. Ngayong umaga, are you restless? Ano? Ano ang mga bagay na pumapagod, no? Nagpapapagod sa inyo? Ano yung mga pressures sa buhay natin sa umagang ito? Na pagdating ng hapon, pagdating ng gabi, pagka tayo ay nagpapahinga na, feeling natin pagod na pagod tayo. No? Alam nyo, minsan, kahit nagbakasyon ka, no? Ay, hindi ka pa rin ano, 'di ba ang purpose kung bakit ka magbabakasyon ay to recharge para magpahinga. Pero totoo bang nakakapagpahinga kayo? No. Naalala ko po nung kami nagpunta sa Germany, papunta kami ng Berlin. Si Jed 1-year-old pa lang. So, habang papunta kami doon sa train, ang sabi ng train, aalis na in 5 minutes. So, ako po may dalawang bag ng laki. Tapos si Mami, dala niya si Jed yung sa stroller. Kasama ko yung kakambal ko, kasama niya rin yung kanyang 1-year-old, 2-years-old na anak. So, takbo kami. So, ako, doon ko na-realize na maikliyan pa ako. At mabagal akong tumakbo. Kasi, ang isip ko, ang bilis kong tumakbo. Pero, ang bagal ko. Kasi, ang bigat ng ano, ng dala ko. Kasi, may iwanan na kami ng tren. Ha? At, itong ang masamang nangyari.
pag-akyat namin, no, pagod na pagod kami, pagod na pagod. Sabi nung announcement, we will be delayed for 30 minutes. Kainis, 'di ba? Hingal ka, parang lalabas na yung lungs mo, no, sa pagod. Tapos bigla sasabihin, madi-delay kayo ng 30 minutes. Kaya sabi ko, sa halip na makakapahinga ka sa bakasyong ito, ay stress, pagod na pagod ka, no? Mas nakapahinga ako nung nakauwi na ako sa bahay namin. 'Di ba? But you know what, mga kapatid? We will experience real rest when the Lord is our personal shepherd because He will take care of us. No? At dito po, ang sabi niya dito, pansinin niyo ha, He makes me to lie down, He leads me. Ano po ang ibig sabihin nito mga salitang ito? When you allow the Lord to make you and lead you, that's the time you will experience rest. Pero pagka pinangunahan natin ang Panginoon, magiging restless tayo. No. Parang wala tayong accomplishment. No. May kasabihan, tulog ng tulog puyat, kain ng kain payat. Kumbaga kahit anong gawin mong paghihirap o pagpupursige, parang kulang pa rin. No? Pagod na pagod ka pa rin. Why? Kasi pinapangunahan po natin ang Panginoon. But when we allow the Lord, no, to make us and to lead us, to take care of us, then we will experience rest. Kaya kung restless ka ngayong umagang ito, you need the Lord. No? You need to surrender your life to Jehovah Ra. No? Because He is our personal shepherd. So, ang pangalawa po, sabi po sa Matthew chapter 11, verse 28, imagine, ini-invite pa tayo ng Panginoon, ano? Pakibasa nga po, ready? Go. Yes. Ano po? Yan ang imbitasyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At tandaan po natin ito, ang Panginoon hindi siya namimilit. Ano? Sasabihin niya lang kung anong mangyayari sa'yo pagka lumapit ka sa Kanya. But it's still up to you to trust Him, to trust His Word. Ang sabi niya, if you come to me, you will experience rest. Okay? Ang pangalawa po na mararanasan natin when the Lord is our personal shepherd, hindi lamang rest, but restoration. No? Ang ibig sabihin po ng restoration ay to bring back or to make new again, to make you function again. No? Ibalik ulit yung dating sigla, yung lakas. No? Ibalik ulit yung functionality mo, yung silbi mo. Okay? May paborito akong dalawang program sa TV, yung Restoration at saka yung Makeover. Nakapanood na ba kayo yan? The Ultimate Makeover at saka yung Restoration. Yung Restoration, yung pinakaluma na mga gamit, dadalhin mo doon sa shop nila. Yung mga imposible ng magawa, dalhin mo doon. Ire-restore nila na parang bagong-bago. Yung Ultimate Makeover naman, no, kung halimbawa, parang mukha ka ng matanda sa edad mo, pagka pumunta ka doon, no, papagandahin ka nila. No, aayusin nila yung mga pangit sa iyong mukha. At madalas yung mga, yung tinatawag nilang, yung mga mini-makeover nila, hindi makilala ng mga asawa nila. No? Hindi dahil sa pumangit o nag-ibang mukha, kundi lalong gumanda. The Lord will restore us. Kasi mga kapatid, alam niyo kung bakit may restoration? Makikita natin yan dito sa verse 3. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Okay? Sapagkat sa atin pong buhay, mga kapatid, tayo ay inihintulad nga ng Panginoon sa isang tupa. At ang tupa, pawala-wala yan, ano? At pag yun nga, pagka nawala ang isang tupa, tandaan po ninyo ito, nahihirapan na siyang bumalik. Ano? At walang tupa na nakabalik. No? Nakakabalik lang ang tupa kung hahanapin siya ng pastol. At doon sa pagkawala ng tupa, kung saan-saan siya napapapunta, kung saan-saan siya nahuhulog. At ang pinakadelikado sa isang tupa na nawala, no? Delikado siya sa mga lobo,
sa mga leon. No? Sapagkat pag nakita itong tupa na ito, na palakad-lakad, wala sa grupo, walang pastol, aatakihin talaga yan ng mga wolves and lions and bears. Mga kapatid, ngayong umaga, kung wala tayo sa Panginoon, kung malayo tayo sa Panginoon, kung hindi natin sinusunod ang kanyang salita, nakatutok sa atin ang diablo, no? Aatakihin tayo niyan anytime. Sapagkat yun ang inaatake ng diablo. Yung mga pahuli-huli, no? Yung mga mahina, no? Na mga Christians, yung mga hindi sumusunod, no? Sa utos ng Panginoon, no? Yun ang inaatake niya. No, hindi niya inaatake yung malapit sa Panginoon sapagkat sigurado matatalo na sila. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, pagka ang tupa ay nakuha na ng shepherd, madalas marami ang sugat, madalas yan ay pagod na pagod, madalas yan ay takot na takot. No? Kaya, laging nag-o-offer ang Panginoon ng restoration. Ngayong umaga, marahil napalayo tayo sa Panginoon, no? Ang gusto ko pong ipalam sa atin, God is looking for you. No? Willing ang Panginoon na iwanan ang 99 sheep para hanapin ang isang tupa na nawawala. Imagine that. No? Kasi yung 99 sheep, magkakasama naman yun. No? Pagka nasa grupo ka daw, safe ka. No? Pero yung isang nawawala, napakalat-kalat, delikado yun. No? Delikado yun sa mga tinik along the way. Kasi yan, sabi nila, ang tupa daw ay walang defense mechanism. Halimbawa, iwanan mo ang tupa sa langgam, no? Or sa nga langgam. Mamamatay na 'yun doon. No, hindi niya maiisip na umalis doon, no, o lumayo doon. No? Kasi nga hindi niya naiisip na nasasaktan na ako. Mamamatay na pala ako. Ganun daw ang characteristics ng tupa. And many times, ganun din po tayo, di ba? Hindi natin alam na yung ginagawa natin, ikakapahamak pala natin. Di ba? Hindi natin alam na yung ating pinapaniwalaan ay ikakapahamak pala natin. That's why the Lord, no, will look for us. No? Sapagkat napaka-helpless and hopeless natin. At pag nakita tayo ng Panginoon, He will restore us. No? At ang sabi pa dito, He leads me in the paths of righteousness. Ang ibig sabihin po nito, ibabalik ka sa tamang daan. No? The Lord will strengthen you again and then He will bring you back to the path of righteousness. Okay? Itatama niya ulit ang iyong buhay. At yung leads daw dito, hindi kanya kakalad ka rin. He will gently guide you and lead you to the right path. Naalala ko yung ano, yung kapatid ko, naglayas yung anak niya. Natagpuan niya sa loob ng natagpuan niya sa sinehan. No? At ano yung ginawa nung kuya ko? Hinila niya. Kinaladkad niya talaga from sinehan hanggang sa bahay. No, kasi ayaw niya talaga, ayoko yung sumama sa iyo. Kinaladkad talaga niya. At talagang walang pakialam yung kapatid ko. Kung pagtinginan, pagan. No? Ang purpose ng kuya ko, para ibalik siya sa tama. Pero, di ba? Ano kaya ang magiging pakiramdam natin kung ganun ang ating mga parents? Kung ganun ang inyong parents pag itinatama kayo? Kahit na mapahiya, no? Talagang kakalad ka rin. Hindi ganun ang Panginoon. No? Ang Panginoon, the Lord will restore us. Ano? And He will gently bring us back to the right path. Okay? And then, for His name's sake. Ang ibig sabihin ng for His name's sake dyan, ay para mapapurihan natin ang Panginoon. Para makita natin that the Lord really cares for us. No? Na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. Wala nang iba. Okay? So, yun po ang pangalawa na makikita natin na mararanasan natin when the Lord is our personal shepherd. No? We will find rest. No? The Lord will restore us. Next, we will find refuge. Pagka sinabing refuge, ang ibig sabihin po nito,
place of safety, place of protection. Ang sabi po dito sa verse 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. When the Lord is our personal shepherd, we are safe. We are in the safest place. Okay? Tayo po ay nasa pinaka ligtas na lugar. Okay? Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Mga kapatid, alam niyo ba kung bakit lagi tayong natatakot at tayo ay matatakutin? Malayo tayo sa Diyos. Pangalawa, wala tayong tiwala sa atin pong Panginoon. Pangatlo, the Lord is not our personal shepherd. Because when the Lord is our personal shepherd, katulad po ni King David, ang sabi niya, the Lord is the stronghold of my life. Ang ibig sabihin nitong stronghold, my refuge, no? Ang aking tanggulan, no? Ang aking taguan, no? Ito yung aking ligtas na lugar. No? Ito yung pagka marami akong kalaban, pagka pumunta ako dito, hindi na nila ako makikita. No? At hindi na nila ako matatalo. Basta't nandito ako. When you are with your personal shepherd, you are safe. Sabi nga nila, ang pinakaligtas daw na lugar ay hindi yung bahay na matataas ang bakod, maraming CCTV, at maraming gwardiya. Hindi daw yun ang safest place. In fact, nag-research ulit ako. Last Sunday, sinabi ko yung happiest place, at saka yung peaceful place, no? Iceland. Ang safest place daw ay Iceland din. Pinakaligtas na lugar. Kaya nakakalungkot, hindi naman tayo makakapunta lahat doon. Diba? At saka baka pagka pumunta tayo doon, baka hindi na siya safest. Baka tayo manggulo doon. No? At siguro tatanong nyo, pang ilan ng Pilipinas sa safest? 126. No? Out of ilan to? 177 countries. Ano? 126 ang Pilipinas, no, sa pinakaligtas daw na lugar. Ang number one, Iceland. No? Pero naniniwala ako ngayong umaga, Iceland is not the safest place. The safest place is when you are with the Lord. Diba? Because when you are with the Lord, no, alam niyo po ba ang pinakadelikadong place? Sabihin ko ba? Sa Afghanistan? No? At basta yung magkakatabing anong yun, lugar. Kahit nasa Afghanistan ka, when you are with the Lord, you are safe. Ligtas ka. Because you have a personal shepherd. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, napakahalaga na ang Panginoon ay maging personal na pastol natin. Because based on the verses that we have just read, ang sabi niya, sabi ni Haring David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Okay, yung valley of the shadow of death dyan, ito yung pinakadelikadong lugar, no? Pinaka nakakatakot na lugar. Pero sabi ni Haring David, hindi ako matatakot. Kasama ko ang Panginoon. At merong karapatan si Haring David na magsabi niyan. Alam niyo po ba kung bakit? Kung babasahin po ninyo ang kwento ni Haring David, punong-puno ng labanan. Ang daming humahabol sa kanya para patayin siya. Kaya kung saan-saan po siya sumuot ng mga bundok, sumuot ng mga gubat, no? Kung saan-saan siya dumaan ng mga lugar, no? Sa mga delikadong lugar, no? Sa mga mabato, sa disyerto, para magtago. Ngunit,
in his old age as he reflects, no, what happened to him all those years. He said, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ngayong umaga, ano ang kinakatakutan natin? No. Nawa magbigay ito sa atin ng lakas ng loob, ng kaaliwan. No. Wala tayong dapat katakutan if the Lord is our personal shepherd. Sapagkat He will be our refuge. No. Siya po ang magtatanggol sa atin. Okay? Ang sunod po, na karanasan o mararanasan natin, hindi lamang rest, restoration, refuge. Pang-apat, recharge. We will be recharged. Ang sabi po dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Okay? Pansinin niyo itong salitang table. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Yung table dyan, ang ibig sabihin po niyan ay handa. Handaan. Table na punong-puno ng pagkain. Tayo sa Pilipinas, basta't birthday yan, no? Kasalan, ano pa, ano pang celebration? Sa piyestahan, no? In fact, ang ano nito, ang context nito ay feast. Saan katerba ang ano, pagkain? No? May food. Pero ang nakakapagtaka dito sa talatang ito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ang ibig pong sabihin nito, pinaghahanda mo ako ng pagkain sa presensya ng aking mga kaaway. Naandyan ang aking mga kaaway, tapos meron akong pagkain. Anong ibig sabihin nun? No? Nung akin pong pinag-aralan, ito ng ano, mas malalim. Ang ibig sabihin dito ni King David ay, yung enemy dito, ito yung mga tumutuligsa sa kanya. Ito yung nagsasabi sa kanya na mali ang desisyon mo na sumulod sa Panginoon. Mali ang desisyon mo na dyan ka maglingkod sa Diyos na yan. No? Mali ang desisyon mo na hindi ka sumamba sa Diyos na sinasamba namin. Inyong ano, inyong mga enemies dito. Pero bakit may feast? Ang gustong ipakita dito ni Haring David is, when the Lord is your personal shepherd, you will be blessed. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. No. Lagi kang may food. Di ba? At hindi lamang food na saktong-sakto. No, na pagka may dumagdag na bagong bisita, ay magkukulang na kayo. Hindi. Piyesta 'yon. No. I remember nung nasa Bible school ako, second year ako. Ang sabi nung bayo ko, dinalaw niya ako. Sabi niya sa akin, mali ang desisyon mo na magpastor ka. Hindi mo iniisip ang iyong kinabukasan. Lumabas ka na dito. Yun ang sabi sa akin. No. And I don't know kung may mga nagsabi din sa inyo na mali ang desisyon mo na sumunod sa Panginoon. No. Mali ang desisyon mo na dyan ka sumimba. No. Mali ang desisyon mo na binibigyan mo siya ng priority, no, sa buhay mo. Hindi ko alam kung may mga nagsasabi sa inyo ng ganun. But in case meron, the Lord will always prepare a table before you. No. Anong ibig sabihin? Hindi mo pagsisisihan na ang Panginoon ang iyong pastol. Sapagkat when the Lord is your shepherd, He will prepare a table for you in the presence of your enemies. Na marirealize ng mga enemies mo, oh, tama ang desisyon ng taong ito. Because with the Lord, no, pagpapalain, pinagpapala ng Panginoon ang sumusunod sa Kanya. Okay po? So, yun po ang, ano, ang ibig sabihin itong table dito. Yung anoint naman dyan, no? Balik tayo dito sa table. Ang isa pong kahulugan nitong in the presence of mine enemies, ang ibig sabihin, merong labanan pa rin na nangyayari. Di ba? At sa gitna ng labanan, God is always giving you recharge. Hindi ko alam kung nakasali na kayo sa marathon. Diba? Pero bilib na bilib ako sa mga sumasali sa marathon. Kahit 5 kilometers lang. Kasi sinubukan kong sumali.
No? 5 kilometers doon sa Bible school. 500 meters pa lang, pinupulikat na ako. No? Hindi na ako makatakbo. No? At merong service yung school namin sa likod, sa pinakahuli, at nagsasabi na, wag mo nang pilitin. Sumakay ka na dito. Ah? Next year ka na lang bumawi. Talagang tinutokso kami. Basta finisher ka, kahit naglaad ka lang, may 1 point. No? So, pagka 10 kayong sumali na naglakad lang kayo, 10 points din yun. Diba? Pampadagdag ng points ng inyong team. Pero the moment na sumakay ka, wala na. Wala ka ng points nun. No? Pero nakakabilib yung mga sumasali sa marathon. Lalo na sa triathlon. Alam nyo ba yung triathlon? No? Swim, bike, at run. Okay? 2 kilometers swim, no, 112 kilometers bike, at minsan 60 kilometers run. Imagine that. Nakakabilib yung mga Ironman ang tawag. Pero along the way, may mga nagbibigay ng tubig sa kanila. No, yung iba may mga kinakain sila na energy booster. No. Alam nyo, sa buhay na ito, marami tayong labanan na nadadaanan, 'di ba? At dun sa mga battles na 'yon, no. The Lord is always preparing a table before us to recharge us. The Lord is there to bless us always. When the Lord is our personal shepherd. Okay? Palalakasin ka lagi ng Panginoon, no? At kung mapapansin niyo dito, no, hindi inalis ng Panginoon yung enemies. Hindi niya sinabi dito na when the Lord is your shepherd, the Lord will remove. The Lord will remove you in the presence of your enemies. Anong kanyang ibibigay? Table, no? Or food. He will recharge you. He will strengthen you in the midst of the fight. Okay? Kaya sa kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon na mga kapatid, God will strengthen you if He is your personal shepherd. And then, ang anoint dito, my head with oil, pagka ikaw daw ay, sa Israel po, pagka ikaw ay binuhusan ng langis, yung langis naman dito, hindi yung mantika, no? Hindi yung pamprito. No? Ito yung olive oil na first class. No? Bakit? Ito ay para sabihin sa iyo kung ano ang purpose mo sa buhay na to. Sa Aaron, nung siya ay inanoint, no, ng oil, sinasabi sa kanya, from now on, this will be your work, no. Ikaw ay magiging high priest, no. Si King David, nung siya ay inanoint, from now on, you will be the next king of Israel. Alam niyo po ba, pagka marami po tayong mga pagsubok sa buhay na nararanasan, nalilimutan na natin yung purpose natin. Di ba? Nalilimutan na natin yung plano ng Diyos sa atin. Madalas nagtatampo tayo, madalas ay hindi na tayo naniniwala sa Panginoon. But when the Lord is our personal shepherd, He will always anoint us. Ano pong ibig sabihin nun? He will always remind us of our purpose in life. At alam po ninyo, once na maalala mo kung bakit ka niligtas ng Panginoon, no, kung bakit ka naandito, marirecharge ka. Di ba? Ano nga bang dahilan bakit ako naandito? No, marirecharge ka. And then itong my cup runs over, ang ibig sabihin po nito, kasi mga pastol noon, ano, meron siyang cup na dito niya pinapainom yung mga tupa. At nung sinabi ng my cup runs over, it's overflowing. No, ang daming laman, umaawas. Na ang ibig sabihin po nito, hindi nag-aaksaya ang Panginoon. Hindi po 'yun ang point dito. But the point is hindi ka mauubusan. When the Lord is your shepherd, hindi ka mauubusan ng supply. Hindi mababangkarote ang Panginoon. Hindi niya sasabihin na while supply lasts. Walang ganun sa Panginoon. No, kundi, as long as you need, may supply. No, at ang supply ay abundance.
or abundant. No? So imagine, ano, pagka alam mo na may ganito, no? Marirecharge ka. Parang hindi ka matatakot na magtuloy. Gawin kung ano ang gusto ng Panginoon sa iyo. Because hindi mauubusan ng supply ang Panginoon. God will always provide our needs. Okay? As long as He is our personal shepherd. Pero the moment we move away from God, no? Pero salamat sa Panginoon, kahit na tayo lumayo sa Diyos, hahanapin tayo ng Panginoon. Okay? So, yun po ang pang-apat. At ang pang-lima, pang-huli, remarkable blessings. Bakit ko sinabing remarkable blessing ito? Una, ito pong apat na to, ito ay normal na ginagawa ng ordinaryong shepherd. Itong apat na to. Pero itong huling dalawa natin pong pag-uusapan, this is remarkable sapagkat Diyos lang ang pwedeng makapagbigay nito. Okay? Ano yon? Ang sabi dito sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi niyan, surely. Pag sinabing surely, siguradong sigurado. No? Walang kaduda-duda. Okay? Ano sabi niyan? Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. No? Ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang awa ano will follow me. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng follow me diyan? Will chase me. Ang hahabol sa akin. Imagine that, no? Hahabulin kanya kahit saan ka magsuot, no? Kahit saan ka magtago. In fact, kahit kalimutan mo ng Diyos, His goodness and mercy will chase you. Okay? Hahabulin kanya. No. Talagang hindi ka titigilan ng Panginoon. No, sabi nga ni Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Di ba? At what is goodness and mercy? Yung goodness and mercy ay yung kabutihan na pwedeng mangyari sa iyong buhay. No, yung Romans 8:28, ano nga sinasabi doon? All things work together for good. Ano po ang ibig sabihin nun? Marahil may pinagdadaanan tayo ngayon na napakasama, no, hindi natin maintindihan bakit hinayaan ng Panginoon. Pero sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, yung mga bagay na yun, mabuti't masamang naranasan mo, aayusin niya ng Panginoon para in the end ay para sa ikakabuti mo. Ikakabuti mo. Kaya kung sa umagang ito meron kang hindi maintindihan, no? Nasasaktan ka sa nangyayari sa buhay mo. Maghintay ka lang, no? The Lord will make those things na magkakalakip-lakip yun. No? He'll make all things beautiful in its time. No? And then, mercy, what does that mean? Another chance. No? Another chance. Magkamali man tayo, mga kapatid, ng maraming beses, the Lord will always give us another chance. Hindi second chance. Another chance. No, kasi pagka sinabing second chance, may limit, no? Tayo mga tao hanggang third chance lang tayo. Pero ang Panginoon, habang nabubuhay tayo, as long as we are living, may chance na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Imagine, follow me all the days of my life. No. Diyos lang makakagawa niyan. Yung ordinaryong shepherd, wala. Pagka ayaw mo, pag matigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Diba? Ganun tayo eh. Diba? Tigas ang ulo mo, bahala ka. Pero ang Panginoon, He will chase you hanggang sa mapagod ka na, hanggang sa hindi ka na makagalaw, hanggang sa hindi mo na maintindihan. That's the time bubuhatin ka na ng Panginoon. He will restore you, He will recharge you. This is a very remarkable blessing na ibibigay, mararanasan natin when the Lord is our personal shepherd. At ito pa ang pinaka the best. And I will dwell in the house of the Lord forever. Yung dwell diyan ay permanent address, no? And the house of the Lord will be my permanent address forever. Kung ang Panginoon ang ating pastol, no?
pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, all the days of my life, after that, I will dwell in the house of the Lord. Gano'ng katagal? 1 month? No. 1 year? 2 years? Forever? No? Siguro, kahit na ikaw ang pinakamagaling sa mat, no? Hindi mo kayang bigyan ng figure ang forever. Di ba? At tanda natin, sa Panginoon lang may forever. Di ba? If the Lord is your personal shepherd, you will be with Him forever. Alam niyo po, ang pinakamaganda daw lugar, hindi ko alam kung bakit, ang pinakamagandang palasyo daw, ang number one, ay itong Forbidden City sa Beijing, China. May nakakita na ba nito? Beijing? Sa Binondo. Hindi ko alam, ano, dalawang website na yung tinignan ko na may pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Ito ang number one. Okay? Pero yung number four ay ito, no, Palace of Versailles in France. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Bakit ko sinabi yan? Nakita namin na ito. At sobrang ganda nitong palasyong ito. Ano kaya ang pakiramdam natin kung dito tayo nakatira? Ito ang ating permanent address. Diba? Saan ka nakatira? Sa Palace of Versailles. Saan yun? Sa France. Ah, diba? Si Tatay Will pupunta sa France. Gusto nyo bang mag-check-in dito? Hindi, museum na to eh. Napakaganda nitong lugar na to. Napakalawak, napaka-relaxing. No? Pero alam nyo mga kapatid, sino ang architect ng dalawang ito? Tao ang architect niyan. Pero dito kayo mamamangha sa galing ng human being. Nakakagawa sila ng ganito kaganda na palasyo na tirahan. No? Before na i-discuss ko yung dalawang palasyo niyo, ang sabi sa New Testament, sa John 10:11, basahin niya po natin. Okay, pagdating sa New Testament, nilagyan ng pangalan yung si Jehovah Ra. At yun pala ay ang Panginoong Hesukristo. So ngayong umaga, if you will trust Jesus in your life, you will experience Him as your personal shepherd. And then, ang sabi pa dito, anong gagawin ng Panginoon sa mga tupa na sumusunod sa Kanya? My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I will give them eternal life. And they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So, anong ibig sabihin po dito? Yung sheep ay kilala ang kanilang pastol. Nakikinig sila sa pastol, sa Panginoon. No? At itong mga tupa ng Panginoon, binibigyan nila ng buhay na walang hanggan. At itong maganda, no one will snatch them out of my hand. Walang makakaagaw, ano, sa kanila, sa akin. Tapos ang sabi pa dito, my Father who is greater, who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ano po ang ibig sabihin? Pagka daw po tayo binigyan ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Kristo, hindi na yun mawawala. Ano? Bakit? Sapagkat hawak tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang nakahawak sa Panginoon. Ang Panginoon ang nakahawak sa atin. Bakit po? Pagka tayo ang nakahawak sa Panginoon, sa palagay nyo, ano mangyayari? Makakabitaw. Tama. Lalo na pagka maraming pagsubok. Ang ating tendency ay bumitaw. No? Yung kanta na, gusto ko nang bumitaw. Bibitaw tayo, no? Pero buti na lang hindi ganun. No? Ang Panginoon nakahawak sa atin. Jesus is holding us. At sabi dito, the Father is holding us also. So kung ito tayo, ito ang kamay ng Panginoon at ito ang kamay ng Diyos Ama, makakawala ka pa ba? No? Antindi ng protection mo, di ba? Lagi ko itong sinasabi, no? Yun nga ikaw ay bata ni Mayor, no? Sabihin mo, ah, kilala ko si Mayor. Untouchable ka na. Eh, lalo na yung hawak ako ng Panginoon. Hawak ako ni Jesus and the Father. Antindi ng protection natin, mga kapatid. It will only happen when the Lord is our personal Savior. Ano pa sabi niya? Sa John 14:1-3,
let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. So, alin ang mas malaki? House o mansion? In my Father's house are many mansions. O, di ba? Mas malaki yung house. Kasi nasa loob ng... Ano. Anyway, if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Nakakabilib ito mong talatang ito. Kasi ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mamamatay na siya dito. No? Ang sabi niya, huwag kayong mangamba, no? Huwag kayong masiraan ng loob. No? Sapagkat, kung kayo ay naniniwala sa Panginoon at kayo sumasampalataya sa akin, in my Father's house are many mansions. Maraming malalaking bahay sa bahay ng Ama. That is heaven. At ang sabi niya, I go to prepare a place for you. Pupunta ako sa langit to prepare a place for you. Sino yung paghahanda niya ng mansion, no, o ng bahay? Those who believe in God and believe in me, in the Lord Jesus Christ. Okay? Tapos sabi niya, pagkatapos ko na yon, I will come again and receive you to myself so that where I am, there you may be also. Pag natapos ko na yon, babalik ako dito, kukunin ko kayo, para kung nasan ako, naandun din kayo. Ang ganda, no? Now, balik tayo doon sa dalawang palasyo kanina. Sabi ko kanina, napakaganda ng palasyong yon. Siguro may mga magaganda pa kayong bahay na nakita. No, sina Cyrus siguro, maraming nakita magandang bahay doon sa Japan. At kayo siguro marami ng iba pang mas maganda pa doon sa mga palaces na yun. Namamangha na tayo. Yun po ang gumawa ay tao. Ang sabi dito, I will go and prepare a place for you. Gaano kaya kaganda kung ang Panginoong Jesucristo ang gumawa? Di ba? Gaano kaya kaganda yun? Kung yung tao, ganda na. Eh, what if God will make you a house. It's amazing. Diba? Sa amin po, na pag nakita nyo yung aming tirahan ay, ano nga ang tawag ni Edsel? Step housing. Alam nyo kung bakit step housing? One step, nasa kusina ka na. One step, nasa sala. One step, nasa siya. Kaya step housing sa amin. Marami siguro tayong ganun, ano? Step housing. Diba? At, siguro, ako personally, nakailang beses na ako lumipat. At nakakapagod lumipat. Pero, it's really very comforting that our permanent address will be in heaven. No, our house is made by the Lord. Na super ganda. Hindi ko po ma-imagine kung ano. No? At alam po ninyo, pagka nakita ko yun, yung bahay ko, talagang sasabihin ko na, Lord, thank you. Kasi, ginawa mo ito para sa akin. Ang tawag dito, hindi ka magsisisi na sumampalataya ka sa Kanya. No. In fact, magpapasalamat ka. At magpapasalamat ka na tumugon ka, no, nung ibinahagi sa iyo ang salita ng Diyos. Dahil ganito pala kamangha, nakakamangha, ang may experience natin, ma-acquire natin, when the Lord is our shepherd. Ngayong umaga, mga kapatid, kailangan po natin na maging maranasan, no, ang Jehovah, no, God our personal shepherd, no, sapagkat wala po tayong pagsisisihan sa buhay na ito, no, pagka ang Panginoon ang atin pong pastol, no. Hindi natin kailangan ng maraming pera. Hindi natin kailangan ng mataas na posisyon, no, para may mag-aalaga sa atin. No. You only need one person. No. You only need to trust Jehovah. No. God, our personal shepherd. Okay? Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa salita mo. It's really very comforting sa amin po na nasa ganito ng edad,
marami ng mga battles at marami pa sigurong battles na kakaharap. It's really very comforting that we have Jehovah Ra. Thank you because you will take care of us. I pray, Lord, na sa umagang ito, mabuo yung pagtitiwala namin sa inyo. Sapagkat hindi mo kami titigilan, Panginoon. You will always chase us to prove that you are good, you are merciful, you are kind. At ipalam sa amin na wala kaming pwedeng puntahan, wala kaming pwedeng pagtiwala ang iba, maliban na ikaw lang. So patawarin mo kami, Panginoon, kung madalas ay matigas ang mga ulo namin. Umaalis kami sa grupo, lumalayo kami sa inyo. Pero salamat po sapagkat may pag-asa kami, may assurance kami that you will always take care of us. Hanapin mo kami, Panginoon. At ibabalik kami sa tamang daan. Kaya Panginoon, nawa ngayong umaga, sana po walang kaming malimutan, walang sabihin ng aming mga bibig, kundi Lord, thank you. We praise you. We worship you. We humble before you. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.